we cannot put up any nuclear plant in the Philippines, and we cannot develop our own nuclear weapon because we banned ourselves. Alam mo, nung araw, tayo ang nangunguna sa Asia. Lahat yan, ginawa namin. Pero tinanggal lahat ni Cory dahil anything Marcos ay parang nalalason si Cory. Natatakot. O si anino ni Presidente Marcos kaya natatakotan. Ngayon, tayo naman may i-discuss lang ako dito sa ating programa. Unang-una, yung mga senior citizen na nag-iipon ng pera upang magkaroon ng konting negosyo na pagpaupa, eh pag ito'y pala hindi nagbayad ang umuupa, eh napakasubaero ng umuupa, dadali mo sa barangay. Di ba yung katarungan pang barangay? Pag dinala mo sa barangay, maghihiring ang barangay. Pagkatapos ng tatlong hearing, mag-i-sertifika na pwedeng dalhin sa korte. Pero in truth, dapat ang barangay at katarungan pang barangay ay pwede nang mag-implement kung ang mayor ang mag-i-implement. Sapagkat ang mayor ang head ng katarungan pang barangay. Kanya lamang, Mang Juan. Ang problema dito is hindi bantulot ang mayor gumalaw. Bakit? Sapagkat mga butante yan, Mang Juan. Mga butante, delikado, mawawalan siya ng pwesto pagdating ng oras. Ngayon, pangalawa naman na isyung tatalakayin natin, eh yung mga naglalagay ng mga mukha nila, pangalan nila sa lahat ng ambulance, sa lahat ng mga ginastusan ng Kongreso. Ang punto rito, Mang Juan, is ang kung ikaw kakandidato, pwede ka nang maglagay pag kandidato ka na may period during campaign period. Pero ang mga nakaupo na election period every day, every hour, every time. Pero gastos ng kabangyaman ng ating bansa na hindi dapat ginagamit na pangsariling kapakanan ng tao. Kaya may mga iba pa tayo pero yan ang unang-unang gagawin muna natin. Sapagkat may napapansin kasi ako, eh, may mga programa pa sa television yung iba mang man eh. Tayo, hindi naman tayo kandidato, kaya okay lang tayo. Pero sila, ginagastusan ng pera ng bayan, mayroon silang programa, kaya hindi pa eleksyon, nakakampanya na sila. Magandang umaga po sa inyo mga kababayan. Sana magustuhan nyo ang aming mga tatalakayin upang sa ganon, mapulutan nyo ang aral at kung sakali mang kailangan, damayan nyo kami, sabayan nyo kami sa aming mga panukala at mga damdamin sa bayan. Ayan, mga Juan, good morning. Good morning, Admar. Good morning, Mang Jess. Morning. Good morning po. Butihin Pastor Apollo Fiboloy, at mas good morning. Magandang umaga, anem bagabigat siyo amin. Pagastang agaw no sa Pilipinas, aking mga kababayan. Okay. Unang issue, Mang Juan. May isang senior citizen na nakilala namin. Ang buhay nito ay paupa-upa, yung mga maliliit lang na lugar. Yung umuupa, eh hindi nagbabayad. Balasubas, Mang Juan, Admar. So, dahil hindi nagbabayad, eh dinala nito sa barangay. Kasi kailangan daw dumaan sa barangay. Pagdaan sa barangay, eh hearing, tatlong hearing, then sabi ng barangay, pwede na kayo sa korte, hindi kayo magkasundo. So, dadalhin ngayon na certification, dadalhin sa korte. Pagdating naman sa korte, Mang Juan, parang eviction. Taon ang binibilang, Mang Juan eh. Buwan, taon ang binibilang bago mahusgahan. Maski sa small money claim, ganun din ang nangyayari. So, walang gagawin ang pobreng senior citizen. Nagdarasan na lang, Diyos ko,
sana man lang eh marihusgan kasi wala na akong pambili ng aking gamot. Ang high blood ko, palaging high, wala ng low. So, paano ngayon ang mangyayari dito? Dapat siguro mang Juan magkaroon o adman ng pagbabago ang sistema. There should be a change in the law na may karapatan na paalisin. Kasi halimbawa, may kontrak ka, eh hindi ka umaalis, hindi ka naman nagbabayad. 6 na buwan na. Ano ang rekurso nung mga nagpapaupa, mga Juan? Eh wala nang pera yun. Paano kaya? Dapat yan. Oh. Mang Jess. Yes, mga Juan. Dapat totoo yung magkaroon ng reforma yan. Mm. Dapat hindi yung mga barangay officials ang maghuhusga. Mm-hmm. Sapagkat kandidato sila eh. Yeah, politiko sila eh. Kung politiko, may kanya-kanyang supporter, may kanya-kanyang kaaway sa barangay. Kaya mabuti siguro kagaya sa jury trial sa Amerika. Uh-huh. Piliin, pumili ng mga may konting kaalaman sa hustisya sa barangay. Para sa ganun, magkaroon ng tunay na hustisya sa barangay mismo ng mga tao sa barangay ang maghuhusga kung sino doon sa dalawa ang tama. Mm-hmm. Diba? Tama, tama, Mang Juan. Dahil kung ikaw ay barangay captain o barangay officer, alguacil, na tinatawag ng araw, kontrolado ka ng botante. Tama yun. Yan ang buhay mo eh. Pag dapat pipili kayo ng mga innate justice ito ah. Mm-hmm. Dahil sa ang mga tao may kanya-kanyang kampihan. May kanya-kanyang standard of justice. Uh-huh. Ano, kung anong tama, kung anong mali, kung anong agrabyado, sinong lumalamang na hindi tama. Uh-huh. Meron yan. Meron sa mga barangay yan. Meron sa lipunan natin. Totoo yun. Hindi naman tayo mga hindi sibilisadong sosyedad o pangkat. Mm-hmm. Meron tayong sense of justice, natural justice. Alam natin kung sino ang tama, alam natin ang nanglalamang, alam natin ang abusado, alam natin ang tarantado, sinungaling, nagsasabi ng kapahanan, hindi pa utot-utot. Okay ka, Mang Juan, ngayong umaga. Anyway, Mang Juan, ang punto ko lang is, dapat, tama yung sinabi nyo, pero yung mga katarungang pambarangay ngayong Mang Juan ay pinipili din sa mga sosyedad na nakakaalam. Ang question ko lang, Mang Juan, dapat, kung ang ebidensya ay klarong-klaro, yung kitang-kita, 7 buwan ka hindi nagbabayad, promesa ka ng promesa, pwede nang paalisin. May karapatan, hindi na dapat pumunta pa kung saan, tataas na naman. Kasi kawawa yung nagpapaupo na yun lang ang source ng kabuhayan niya. So, yun na lang ang suggestion ko na, halimbawa, kitang-kita may kontrata ka, hindi ka nagbayad. Anong dahilan ng hindi mo pagbayad? Sasabihin lang niya, hindi kasi napaplas ang toilet. Ay, napakababaw na mga dahilan yun. So, kung talagang hindi ka nagbabayad, dapat Mang Juan, pwede nang paalisin ng pulis, bit-bitin na palabas, at kawawa naman yung nagpapaupa. Hindi ba pwede yun, Mang Juan, na ganun? Tama. Ayun. So, sana... Dapat, ang lipunan, dapat may hustisya. So, hindi hustisya doon sa may-ari ng bahay. Sabagkat meron din mga sarbahe na may-ari ng bahay. Kahit na walang kasalanan yung tao, nagbabayad dahil mababa yung upa.
gusto ng mayari mataas ang upa, gusto niya ang palisin, hindi naman pwede. Hindi naman tama yon. Pero yung talagang hindi nagbabayad, talagang may tawag tayo nun eh, pekas. So ang kailangan nito magkaroon ng batas o amenda ng batas sa senior citizen na kung ang mga senior citizen mayroong negosyong paupahan, dapat yan magkaroon din ng special na batas para doon. Para naalagaan din ang buhay ng mga senior citizen na kaya nga natin binibigyan ng konting leeway ang senior, may discount ng konti dahil sa wala namang pagkukunan na kundi yung kanila. Ang masasabi ko lang, ang pinoproteksyonan ng saligang batas dati, life, liberty, and property. No person shall be deprived of life, liberty, and property. Wala ang discrimination, bata man, matanda, kung pag-aari, ang pinag-uusapan, respetuhin mo yung karapatan ng may-ari ng kasangkapan na ginagamit mo. Tama yun. Yung akuin na sa iyo yun. Tama yun. So, maintain the relationship. Correct, correct. So siguro magagawa tayo ng parang special na batas. Mungkahin natin a bill that will, a proposed bill that will answer dito sa hinaing ng mga senior na ating mga kababayan. Tapos, umpisa na natin na may guest tayo. Oo, mamaya, Mang Juan at Mang Jess, meron tayong makakapanaya mula sa Philippine Aerospace Development Corporation. 1973 nang maitatag ito, Mang Juan. Kapanahunan niyo po ito with President Ferdinand Marcos Sr. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, dahil meron pala tayong korporasyon o ahensya ng gobyerno na dapat ito yung manguna sa paggawa ng sarili. Tangkilikin ng sariling atin na mga uri ng mga either sasakyang panghimpapawid or anything na basta lumilipad na magagamit natin dahil nauuso na yung mga drones. Why not magkaroon tayo ng sarili kaysa bumili tayo sa ibang bansa? Mang Juan, baka meron kayong history na maisi-share sa ating mga kababayan regarding po dito sa PADC o Philippine Aerospace Development Corporation. Bakit ito ginawa? Oo. Ano yung layunin nito? Noong mga heydays nito, ano ba ang mga magagandang na idulot nito sa ating bansa? Alam mo, yung araw, dinevelop namin yung tinatawag na self-reliance defense posture. Tayo gagawa ng mga truck natin, mga armored vehicles natin, tayong gagawa ng ammunition natin, iba-ibang uri, mga mortars, mga baril. Nagkaroon tayo ng core factory sa Pilipinas dahil dyan. At one of the manufacturers of guns for the country was Squire Bingham. Famous yun. Owned by the Tuasons. Yung namang mortar, mga martel. At saka, pati medicine. Yung kay J.Y. Campos. Kaya lumaki na yung ganyan yung mga yan eh. Pati pagkain, pati pack lunch, pack dinner ng mga sundalo. Mga uniforme, mga bullet packer, yung mga lalagyan ng bala, lahat. Uniform, lahat yan ginawa namin. Pero tinanggal lahat ni Cory dahil anything Marcos ay parang nalalason si Cory. Natatakot.
O si Anino ni Presidente Marcos kaya natatakutan. Yun. So, yan ang nangyari. Kaya naumpisaan yung pag-assemble ng mga aeroplano. It was a very hateful politics. So, napolitika pala ito? Oo. Napolitika. Pati nuclear. Dapat tayo una dito sa Asia na mayroong nuclear weapon. Mm-hmm. Dahil tayo unang gagamit ng nuclear plant. Hindi niya naintindihan na yung kanyang politika ay huwag niya ihahalo sa kapakanan ng bansa, pero hindi. Inurjukan ng mga kaliwete na may miyembro ng kabinete niya. O di, nagka-wanding-wanding yung gobyerno ng Pilipinas. Mm-hmm. Kaya kami na-disappoint. Ayun ang nangyari. Kasaysayan ng Pilipinas. Dati, di ba, Mang Juan, ang Air Force natin, talagang may force at kinatatakutan ngayon sa Asia. Bigla itong nawala ng force, air na lang. Air na at unti-unting na ibabalik, lalo na dun sa pag-uumpisa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa modernization hanggang ngayon. Marami ng mga plano at nabibigyan ng pagkakataon na ma-grant yung mga hiling ng mga taga Air Force talaga. At naalala ko pa, Mang Juan, di ba, may pinangalan pa nga sa presidente natin ngayon, si President Bongbong, yung isang missile. Di ba? Meron tayong missile system. Pero parang kalauna noon, nawala. Naging Quitty system na lang yung mabasa ka ng istorya. Yan yung tinatawag na Santa Barbara Project. Alam mo, maraming nasira. Sinira ni Rory. Kaya hanggang ngayon tinatanong ko, nasan ba yung mga sinamsam ninyo na mga assets kuno na illegal wealth ng mga nakaraang administrasyon? Nasaan? Commission on good government sa pangalan lang, sa marka lang, pero sa gawa, sa bulsa naman. Ang pangalan yan, Mang Juan, hindi PCGG. Pag tinagalog mo ang PCGG, pakagaga. Diba? Ayun. So, mayroon tayong guest mamaya na presidente ngayon nung PADSI. Ayan. At ito pala, nung pinatay ni, nung ilinibing ni Cory. Hindi na pinalipad. Hanggang lupa ka na lang. Ang mga tao pala, nagpunta sa Singapore, sa iba-ibang bansa, na na-train dito. At nung si Duterte daw ay bumili ng helicopter na iba, yung mga gamit, small plane, yung mga gumawa, yung mga Pilipinong na-train dito sa PADSI. Nag-assemble. Nag-assemble, oo. Parang bigas din yan parang iri. Lahat ng mga dalubhasa galing sa atin, ang Vietnam, ang Thailand, puro sufficient sa rice, pero tayo, importer pa ng rice. Kumbaga, tinuruan natin dito para pag nag-anin na sila, doon tayo bumili. Yun. Tama yan. Tama yan. Ayaw natin ang sariling atin. Yes, Mang Juan. Sige, Mang Juan. Alam mo, nung araw, tayo ang nangunguna sa Asia. Pero dahil doon sa nangyari noong 1986, yun ang nakakalungkot sapagkat we were fighting for our survival and protecting the country. Hindi nalalaman ng tao na may junta na itinayo upang agawin ang kapangyarihan
sa dating nakaupo na presidente si Presidente Marcos. Hindi naman namin matanong sa kanya sapagkat malapit siya doon sa mga general na sinasabi na gumawa ng pangkat. Ako is naniniwala ako doon sa nangyari na yun sapagkat ilang beses na gusto akong paslangin sapagkat hindi nila ako makontrol. Hindi ako papayag sa mga ginagawa nila. Eh gusto nila akong to be eliminated. Nandyan, buhay pa si Enda Sangkam. Siyang nag-report sa akin sa ng katotohanan, in fairness to her. Pinasasalamatan ko siya sa market. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako eh. Ayan. Matindi pala. Oo nga. Matindi. At mamaya, magbe-break lang muna tayo dahil mamaya makakasama natin si Ginong Raymond Mitra, President and CEO ng Philippine Airspace Development Corporation. May sasabihin pa si Mang Juan? Yes, Mang Juan. I just want to clarify. Mm-hmm. Ang kaaway namin doon, hindi si Presidente Marcos. Ang kaaway namin doon, pangkat ng mga general na gumawa ng junta upang agawin ang kapangyarihan ng bansa. Maliwanag. Pag-usapan natin dito, Mang Juan, noon, nagsangguni ako sa inyo, nag-report ako sa bayan, na tungkol doon sa inisyu na injunction ng dalawang korte sa Pilipinas laban sa pagpairal ng DTI ng product standard sa glass, flat glass, yung mga tinatayo. Ngayon, Mang Juan, ang tanong ko lang, hindi ba ang product standards ay mandatory? At kung mandatory yan, hindi ba dapat yan kasabay doon sa police power of the state? Yeah. Oh, kasi nag-issue ng injunction. Ibig sabihin, walang standard ang glass ngayon dito for 3.5 years now from the time injunction was issued. And kung walang standard, paano ngayon, kung may mangyari dito, katulad na nangyari sa Turkey, ano ang sinong mananagot? Itong dalawang judges? Nakakatakot ito. Baka nakaritar na yung dalawang judges. Hindi pa, Mamuan, hindi pa. Nandiyan pa. Kaya nga, gusto kong maghain sa Korte Suprema kung paano ako na. This is part of the police power. How can you remove the right to standards, implement product standard? Ano ngayon? Di wala na palang standard? Kanya-kanyahan na? Pwede ka nang bumili ng lemon? Pwede ka nang magtsaga ka na sa mga lemon? Antayin niya na yung earthquake. Point something. In the meantime, kasi Mang Juan, Admar, they are piling all their importations of no standard. Dahil sa pag na-lift yan, makakabenta pa rin sila. Why? That time, nung in-import namin ito, ay wala pang standard nung umiiral sapagkat may injunction ng korte. Oh, isipin mo yun, Mang Juan. Kaya, ako'y kasi naalala ko yung sabi ni Mang Juan na nung malakas sa typhoon, yung building nila sa integrated bar o whatever, nabasag yung mga salamin. Dito sa Soriano Building sa corner ng Ayala at Rojas sa Basag daw sa hangin lang eh. Nabasag. Isipin mo yan. Now, itong dalawang judges, they are taking their sweet time na sitting on the injunction. Kaya lahat ng mga case file namin na nagsiliparan sa loob ng opisina namin. Ah, opisina pala yung Mang Juan yun, no? Oh, biruin mo. No office. Nawala yung mga files. Nabasa. Basa lang. Kaya ngayon, Mang Juan, halimbawa lang, pwede ba akong mag-raise ng issue yan sa Korte Suprema? Dito, Mr. Chess. Papag-aralan mo mabuti sa abogado. Sige, papag-aralan ko. Pero tama, Mang Juan, sa aking pananaw, ang standards ay hindi pwede ngayon, pwede bukas, pwedeng subject to injunction, subject to TRO. Dapat yan
hindi pwedeng alisin sapagkat yan ay proteksyon ng consumer at yan ay kasama sa power, a police power of the state. Ayan. Samantala, maiba lang tayo mga Jess at Mang Juan, sa darating na Oktubre ay mangyayari na yung barangay at SK election. Maghahalal na naman tayo. Meron tayong mahigit 40,000 mga barangay sa buong bansa. So expect na marami pa dyan ang mga tatakbo. May mga panukala ngayon, Mang Juan, lalo na dito sa ano, kasi yung problema sa illegal na droga, eh marami pa rin mga ano, sa datos ng PNP, 400 officials ang sinasabing involved sa illegal na droga. Kaya nagkaroon ng panukala, mapasino man, na sa ilalim sa drug test ang lahat ng mga tatakbo, lalo na sa pambarangay na level na crucial din, no, sa panahon ngayon. Ano masasabi mo rito, Mang Juan? Dapat lang na magkaroon ng drug test. Sabagkat pag nahalal yan, sira ulo. Yan ang problema, Mang Juan, di ba? Eh parang ang nangyayari pa nga, Mang Juan, nagiging madugo rin minsan yung barangay elections din. Eh. Parang pang senador yung pinag-aagawan nilang pwesto. Meron na kikislap-kislap sa kamay mo dun. Okay. Samantala, dito naman tayo sa iba pang issue, Mang Juan. Nagkaroon din po ng pagdinig ang kamera ukol nga po sa maling paggamit ng pera ng gobyerno, programa ng gobyerno, lalo na po sa lalawigan ninyo sa Cagayan, na involved si Governor Mamba, kung saan lumalabas daw na ito ay naging parte ba ng vote buying nung siya ay nangangampanya. Ano bang masasabi mo rito, Mang Juan? Totoo naman namutbud siya ng pera. At terrible ang nangyari, pati masalay mo yung cash advance niya. Timing sa eleksyon. Nako. Ha? At saka pinamimigay pare-pareho sa mga tao. 1,000. Ano ibig sabihin nun? Buying of votes. Talaga. Ano nangyari? Eh di ba during election, Mang Juan, meron niyang pare-pareho ba ang pangangailangan ng mga binigyan nila ng pera, na pare-pareho ang binigay ng pera, ang kantidad. Pero Hindi daw niya sinagot sa mga question Nasa korte na raw, Mang Juan, yun yung kanyang naging rason doon. Hindi niya pwedeng i-explain. Ang nasa korte lang, yung disqualification niya. Pero hindi covered yun nung right not to answer because it might incriminate you. Eh, wala pa mang criminal case. Oh, tinatanong lang kung bakit nag-cash advance. Mm-hmm. At kung totoo na nag-cash advance, ang lumalabas, ang itinidiin yung anak niya, hindi naman yung anak niya ang amo . Siya ang amo. Mm-hmm. Alam mo, hindi ako, nababayaan ko na lang yung tao na yan. Dahil parang ulol, hindi niya alam ang sinasabi niya. Punta sa China. Gusto niya maging spokesman ng China dito sa Pilipinas. Kakalain mo, elected public official wanting to be this spokesman of another country in his own country. Grabe. What kind of a person is that? Rational? Irrational? What? Kapasa na at pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para sa Maharlika Fund. Nagkaroon ng matinding debate, Mang Juan. Last time, nagpuyat ang mga senador at talagang napagdesisyonan nila
wala nang pondo na kukunin mula sa pension fund natin, doon na lang kukunin sa mga government financial institution. Mm-hmm. After noon, dahil last day na ng isang araw, no, May 31 ata 'yon, last day na ng session din ng dalawang kapulungan, eh wala nang nangyaring bycam na doon nagdebate sila na dapat ganito masama, inadapt na lang po diretso ng House of Representatives kung ano man ang naging version ng Senado. Ano pong masasabi niyo ukol dito po, Mang Juan? I should fire this. Tama. I do not know whether that's the policy of the government. Mm-hmm. Pero kabilang din ito sa inyong dadaan sa opisina ninyo para mabusisi din na Mang Juan, para lubos na mano at magbibigay din ng rekomendasyon sa Pangulo. Alam mo, Anmar, ang trabaho namin sa aking opisina ang gagaling sa presidente ko. Ano yung gusto niya ipaaral sa amin? Oh. Yun ang gagawin namin. Ayan. Okay. Samantala, dito muna tayo sa mga tanong din ng ating mga kababayan. Last time lang, Mang Juan, 'di ba, nabanggit ko rin sa inyo na nabasura yung charter change ng na isinusulong ni Senador Robin Hood Padilla. At nung nakapanayam ko siya last Friday or Saturday, Thursday, ay nabanggit niya na isa sa mga dahilan din na kaya hindi sinuporta ng husto ng liderato ng Senado yung Chacha ay dahil may existing na na PSA, yung Public Service Act, na doon binibigyan na ng leeway din yung mga foreign investors, na yun din naman yung gusto ni Senador Robin Hood Padilla, yung mga economic provisions sa 1987 Constitution. Ano pong masasabi niyo ukol dito, Mang Juan? Pero marami naman kailangan baguhin doon sa aligang batas na dapat. Halimbawa, yung nuclear provision. We cannot put up any nuclear plant in the Philippines, and we cannot develop our own nuclear weapon because we banned ourselves from having nuclear assets in the Philippines. Tinalian mo sariling kamay. Hindi ba kailangan baguhin yon dahil... Dapat lang. We are in a nuclear age. In fact, Putin is at the edge of using nuclear power to destroy Ukraine. Oh. Mm. And China is also a nuclear power. North Korea. Bakit tayo? Talian natin ang sarili natin. Eh kung Malaysia mag-adapt ng nuclear power, Indonesia will do the same. Ano gagawin ng Pilipinas? Tama, tatalanta na naman tayo. Sumpit power. Kanyang plano na naman how to amend the Constitution. Hindi natin pinag-aaralan na mabuti. This is the time to prepare for all of this when there's nothing happening. Not when the fire is there and you try to find where to get the water to out. Ay. Oo, parang kagaya lang din sa PADSE. Na kinalimutan sa matagal na panahon, may kakayahan pala tayo na gumawa ng sariling atin, 'di ba? At kung siguro na ano to, 'di ba, yung talaga para tayo nagsusuicide. Sanay na pala tayo diyan. Ayan sa kanina, 'di ba, yung takagaga, sabi ko. O ito naman yung may asset ka pero hindi mo alam magamitin ang asset mo. Sa susugun ang tawag namin, tindog-turog. Nakakatulog na nakatayo. Yun. Ayun, yung mahirap. Mahirap gawin yun.
Sayang yung mga sabi nga ni Mang Juan, sayang yung talento at naniniwala si Mang Juan sa talento at kaalaman, kaisipan, galing ng mga Pilipino. Minsan, doon lang napupunta sa ibang bansa. Tapos pag napupunta na sa ibang bansa yung mga manggagawang Pilipino, nagre-reklamo na tayo dito. Brain drain. Ang style natin diba? Ganun. Nagpaplano we na iban. We export raw materials and we import the finished products coming from that raw material. Yeah. Very good.